Okay, so what's up mga kasolid? It's Cap Duel TV again. At nagbabalik tayo no para sa panibagong vlog na pagsasamahan natin mga kasolid. So today, pag-uusapan natin about sa may clutch lining ko no. Putik, hindi na makahatak pang motor ko. Tsaka sobrang, yung tipong wala na bang hatak talaga. Yung kumbaga paper sign mo wala na. Hindi na nga makatakbo ng 130 plus to eh. Dati-dati napapatakbo niya ng 130 plus eh. Eh 129 na lang. So siguro may problema sa clutch lining. Pero bago natin simulan yan, pasok muna ang intro. Go! Okay, so nagbabalik tayo mga solid. Going tayo sa kwan, Equity Machinery sa may parts nila, sa shop. O doon tayo bibili ng clutch lining ano? Kasi nag-canvas ako doon 400 plus lang siya. So genuine na siya ano? O dito lang sa Kawayan City lang din 'yan. Kasi ang swak na piyesa dito is pang TMX 155. Kaso yung lining boss, pwede magparada rito sir, bibili lang ako. Okay, so bili lang tayo ng parts dito. Clutch lining po TMX 155. Sige po. Saan dito? Ay, dito. Ito ba original? Parang hindi ba original? Okay. So, tapos na. Putik ang tagal. Tagal nung matandang nasa unahan ko. Okay, so magandang umaga sa ating lahat. Bali ito yung day 2 episode ng kwan natin, clutch lining natin mga kasolid. Oh, hinatid ko lang si Mrs. Then tara na sa kwan opisina ng Rusi. Bali doon ako magpapapalit ng clutch lining. Punta na natin na maaga para tayo yung unang kwan, unang salta sa unang linya para tayo unang masikaso mga kasolid. So dito sa Alicia, shoutout sa manager nila si Manolito Albano. Yeah. Oh, may mga tanong kayo about sa mga Rusi na motor, mag-inquire kayo ng mga Rusi na motor para sa mga daily service o pang service nyo, dito na kayo sa Rusi Alicia. Yeah. Kaya din tayo magpapa-change oil. Ay magpapa-change lining. Ala, papa-change lining lang ako. Pa-service. Mamaya, ben i-redeen niya. Ay, meron na. Sige. Ayun, okay lang. Insa pa ako. Tatno damdama ngayon pagbalik ko rito eh, kwan. Baka may nakapili na naman. Putik, may repo naman kay Mojo. Repo ba to? Ilang buwan na to? 3 months? So ayan nga. COICI. Wapo nung motor niya na. Okay na yung motor niya, yung Sigma niya. Okay na, mabibrate daw sabi niya. Mabibrate? Hindi ah, magpa-welding siya dun sa may kwan niya. Bracket niya sa may chassis niya. Ganun yung ginawa ko eh. Isa, uy. Ha sir? Yung motor mo, okay na yan? Motor mo? Brake pa rin.
Pa-vibrate. Kaya may bracket 'yan dun sa may kanya. Marami lang sa tropa ko. Mga pwede mo naman burin muna. Pwede sir ah. Kapag kakuan. May time ka. Oh, mga basta Linggo. Chat ko muna 'yung tropa ko para may schedule ko. Palitan na yung clutch lining natin mga kasolid. So bale ito na yung nabili nating lining. Ayan. Tapos ito yung pinalitang lining. Ayan. Kung titignan natin mga kasolid, medyo manipis na talaga siya. Ayan. Sa may ayan o diba, medyo manipis na siya. Although pwede pa, pero ang problema, tatamaan yung clutch housing natin kung ipagpapatuloy pa natin gagamitin yung ganito kanipis. Okay, yan na si Paring Reden. Sinisimulan niya ng mag-chainsoil. Yan na. Pagkani ko ng Rusia Alicia. Tol, nakasama ka sa vlog ko. Wala, double chase yung camera ko. A few moments later. Okay, so tapos na mga kasolid. Oh, tapos na tayo ng clutch lining. Ah, magpalit ng clutch lining. So thank you Paring Reden ha. Salamat bro. So okay na yung one natin, clutch lining ng motor. So balik na rin siya ulit sa takbo niya. Pre, thank you. Punta na ako. No, kasi kasayin ko pa sa motor ko eh. Papalit pa ako ng gulong, babalik din ako dito agad. Yeah, pre. Okay. Okay. Ah. May kapit na ulit, mga kasolid. Pasok na ah, pukin ang inak ah. Okay. Ah, smooth. Smooth na naman. Oh, salamat nga pala kay Paring Reden. No? Siya yung mekaniko na hindi ganun kamahal kung babayaran mo. Tapos quality yung trabaho niya. Ah, balik na naman sa lakas si Sigma 250. Pwede na naman ni Bundok. Shoutout nga pala kay Pops Jeff Rian nyo kanina kasi galing siya sa ewan ko kung saan siya galing. Nakita niya ako sa may Rusi Alicia. So binati niya ako. Oh, shoutout sa iyo bro. Oh, subscribe na rin kayo sa channel niya no, mga kasolid. Jeffrey Rian nyo yan. So yan yung YouTube channel niya. Subscribe na rin kayo. Siyempre, subscribe na rin guys sa channel ko. On the way na tayo, pauwi mga kasolid. Yeah! Smooth man! Grabe ng hahatak niya bro. Kaso, natatakot muna akong i-top speed siya. Natatakot ako, ewan mo bakit ako natatakot. Bagong clutch lining eh. Baka mapwersa yung lining agad-agad. So yung ginawa ko nga pala dun sa may lining niya, sa may clutch lining niya kagabi, binabad ko siya sa langis. O ganyan yung ginawa ko. So kasi kung ibababad mo siya mga kasolid, syempre sisip-sipin niya yung langis. Ia-absorb niya agad yung langis sa lining. So hindi siya yung isasalpak mo agad. Syempre pag sinalpak mo agad yan, siyempre wala naman agad na dadapo agad, hindi naman agad na dadapo yung langis, di ba? So kailangan mo siyang ibabad para i-absorb niya yung langis mga kasolid. Para sa ganun is hindi siya basta-basta mapudpod. Diba? Tama ba ako mga kasolid? So bakit ako nagpalit ng clutch lining? Kasi nakita ko siyempre, nakita niyo naman siguro 41,000 na yung natakbo ng motor ko. So kailangan ng palitan, kailangan na ng maintenance.
babalik yung kwarta niya sa 100 mga kasolid. Yeah! Swabe ng torque, bumabalik. So that's about it guys. Hanggang dito na lang yung vlog ko mga kasolid. So kung bago ka pa, bago ka lang nanood sa YouTube channel ko, sa mga videos ko, don't forget to click subscribe button, ayan po, and notification bell para sa mga sumusunod na upload ko mga kasolid, para hindi ka mahuli sa mga upload ko. So hanggang dito na lang. It's Cap Joel TV. Ride safe always. Yeah.